Pasok sa FIBA World Cup 2023 ang rank number 62 sa buong mundo na South Sudan. Matapos silang magtala ng best African record sa buong qualifiers with 11 wins and only 1 loss. Isang history ang ginawa ng mga Sudanese dahil ito nga ang unang beses nilang lumahok sa mga FIBA sanctioned events at nakapasok agad sila sa biggest stage sa larangan ng basketball. Sa katunayan ay noong 2011 palang unang nabuo ang team ng Sudan at unang naglaro ang mga Bright Stars. Kinalaban nila ang Ugandan club na Power at as a national team ay natalo nga sila sa game na ito 86-84. Pero 12 taon matapos yan ay ito na nga ang South Sudan, punong-puno ng mga high caliber players na siya naman nating pag-uusapan sa video na ito. Silipin natin ang mga top players na pwede nilang iparada sa FIBA World Cup, pati na rin ang 2 NBA players na maaaring lumaro para sa kanila this August 2023. Dito nga lamang yan sa GOATs Descendants. Kapag tinignan mo ang mga players ng South Sudan ay hindi ka na magtataka kung bakit sila ang the best African country ngayon in basketball. Dahil sila lang naman ay mahahaba. Ang average height nga ng kanilang team ay 6'7", Goat Fam. Sa last window ng African qualifiers ay sa katunayan 6'4 ang height ng smallest player nila. Yan ay si Padiet Wang, isa sa mga point guard ng Bright Stars. Bukod sa matataas ang height nila ay sobrang athletic din ng mga Sudanese people, Goat Fam. Samahan mo pa yan na nakakasabay sila sa modernization of basketball. Talagang perfect combination at perfect scenario ang in-store sa South Sudan basketball. Ang head coach nga nila sa kasalukuyan ay isang former NBA player na si Royal Ivy. Dati siyang naglaro para sa Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks at OKC Thunder. Tiyak na parte ang NBA experience si Coach Ivy sa success ng South Sudan. Ngayon naman ay tignan natin ang top players ng Bright Stars na maaari nating makita sa FIBA World Cup this August, Goat Fam. Una na nga dyan si Maring Gatkuot. Isang 6'6 na 23-year-old wing na may malawak na experience sa Division 1 ng USNCAA Basketball. Inispend niya lang naman ang kanyang college sa schools ng Tarleton State University at Montana State. Next ay ang kanilang NBA G League player na si Nuni Omot. Isa namang 6'5 guard na naglalaro sa Lakeland Magic this season. Though 4 points, 4 rebounds and 1 assist lang ang average nito sa G League, ay isa pa rin siya sa mga main weapon ng South Sudan dahil sa kanyang 3-point shooting. Isa siya sa mga main shooters ng Bright Stars with 37.3% sa 3 sa buong African qualifiers. Nandiyan rin ang mga veterano galing sa NBL Australia na si Lemajok Deng, Deng Deng at syempre ang alam kong kilalang kilala nyo na si Sunday Deck, ang former teammate ni Kai Soto sa Adelaide 36ers. Si Deng Deng, Goat Fam, ay isa yung power forward na naglalaro sa New Zealand Breakers. Si Majok Deng naman matagal nang nasa NBL at suki na rin ng mga NBA Summer League Games. And last but not the least na NBL player ng South Sudan, ang 6'8 shooting guard ng Bright Stars, si Bull Kuol, na naglalaro this season sa Kearns Taipan. Isa ring matinik na shooter. Sa 50 3-point attempts na tinira nito ay 21 ang pumasok sa buong qualifiers. 42% shooter mula sa labas. Napakainit nga niyan, Goat Fam. At heto ang talagang mas magpapatakot sa squad ng South Sudan, Goat Fam. Ang potential addition ni Wenyin Gabriel at Bol Bol sa kanilang World Cup team. Si Wenyin Gabriel ay isang South Sudanese-American na NBA player para sa Los Angeles Lakers. Isa siyang role player big man na kilala with his high energy sa mga rebounds sa loob ng court. This NBA season ay meron siyang 5.8 points, 4 rebounds and half blocks para sa Lakers in 15 minutes of playing time. Ayon sa mga balita ay nasa database na ng FIBA si Gabriel under South Sudan, kaya malaki ang chance na makita natin ito sa World Cup. Samantalang si Bol Bol naman, half Sudanese and half American din yan, at nakalahok na rin sa mga training camps ng youth teams ng Team USA. But here's the case, malabong maisali sa seniors team ng USA itong si Bol Bol dahil hindi naman siya isang all-star sa NBA. And in that case, maaari itong kuning naturalized player ng South Sudan if ever na local nga ang classification ni Wenyin Gabriel. Just imagine a 7'2 center na kayang-kaya magdala ng bola sa World Cup. Talagang sobrang exciting panoorin yan kung gugustuhin nila Bol Bol. With this strong team ay hindi na shocking kung bakit 11-1 ang record ng South Sudan. Nasa kanila ang length, athleticism, talent at ang tamang coaching personnel para makasabay sa world stage. Tinalo nga nila sa sweeping fashion ang malalakas na teams ng Egypt, Tunisia at na-split naman ang games laban sa Senegal na tuluyang nag-seal sa pwesto nila sa World Cup. Kabilang sa pot 8 ang team na ito with Lebanon, Egypt at Cape Verde. Abangan natin sa draw kung saan grupo makakasali ang Bright Stars ng Africa. Tiyak na may kalalagyan ang kahit sinong team na makakaharap nito. Talagang sobrang exciting na nga ang papalapit na FIBA World Cup 2023.